shooting ka ng shooting, wala namang nangyayari sa'yo. Sinasayang mo lang ang oras mo sa wala. May talent ako, no? Pakikinabangan mo rin ako balang araw. Pakikinabangan balang araw? Pakita mo, yan din ang sinabi ng ama mo. Anong sinabi ng ama mo? Di ba sabi niya siya ang susunod na lito lapid? Okay, tumalo ng building. O ano nangyari? Nabagok ang ulo. Tatanga-tanga kasi. Iba si Daddy, iba ako. Ringa, manalamin ka nga. Dahil hindi pambida ang mukha mo, ha? Dahil kamukha ka ng tatay mo. Okay lang, no? Kasi naman ikaw kamukha mo. Mukha kang kontrabida. Anak ko yan si Dondon, no? Tsaka hindi alagay niyang anak mo. Mag-isa nga natutulog yan dito paggabi. Gusto raw niya masanay mag-isa. Hindi problema yan. Hindi pa maselan. Kahit ano, kinakain. Di ba? Bilib nga ako dyan, eh. Hindi yata marunong umiyak, eh. Tapang. Minsan may nakaaway yan sa kanto. Bata, mas matanda sa kanya. Pinatumba. Humangawa na yung kaaway. Eto, hindi man lang natinag. Totoo ba yan, anak? Siyempre, tatay. Wala kayo ni nanay, kaya dapat matapang ako. Nandito na si tatay. Magkasama tayo palagi. Ano na si nanay? Di ba natin siya dadalawin? Pinitry pa yung iyong upload. Kayo na po kasi nagtetext si Topper. Ipakaisipin niya ngayon na ako lang. Patigilan mo nga ako, ha, beauty. Imbes na pang-load. Pagkain ang bilhin mo, no? Corny naman. Para naman hindi kayo naglandi nung araw. Di ba na-inlove din naman kayo? Aba, mataray ka na ngayon, ha? Naglandi man ako noon. Nasa lugar naman ako magmahal. Kaya pala isinalaan niyo ang bahay para ipagamot ang tatay. Sinanla ako para isalba ang buhay ng tatay mo. Dahil nagmamahalan kami. Mahal daw. Iba-ibang babaeng dinadala ng tatay sa bahay, ah. Pati nga yung kabit niya, pinagsilbihan mo. Pati yung perang binigay mo sa nanay ko, inutang mo sa 5-6. Anong alam mo sa pagmamahal? Sabi, ah? Ang alam ko, mahal ako ni Topper. Tumigil ka na, beauty, ah. Hoy! Anong gulo yan? Tatay na lang tao. May shooting! Baran! May mga lalaki! Kung naitay noon tayo, huwag dali. Mga lalaki, dali. Taas ang kamay. Umis, bawal ang di-stop dito. Ikot! Bakit kuya? Ano ka ba dito? Legman ako dito. O, paano ba yan? Hindi, ganito, ganyan. Ayan, gilig. Wow, sikat ka pala. Sige na nga, close na nga tayo. Star pala pangalan ko. Kapitbahay ko si Tonyo, okay. Member ng Wild Boys. Ayun o. May konti ka lang. Ikaw, Tonyo, ano ba? Pagkatapos ba nun, ganito? Yan. Kuya, parang may nabubuhay okay. Sa'yo ah. Galit na galit. Maka gusto mong sumali sa kanila. Huwag nang maingay. Bakit may mapapalaba ako sa'yo? Sali mo ba ako sa mga project niyo? Maghapon man tayong pagtitigan. Hindi magsasawa, hindi man lalata. Kahit na magdamag, kulang pa rin. Pagkat ang ganda mo ay vitamin sa akin. Hindi kita pagsasawaan. Huwag mo akong pigilan. Buhay na buhay, hindi mamamatay. Pag-ibig ko sa'yo ay walang nakapantay. Buhay na buhay, saksaka lang tibay. Pagmamahal ko sa'yo'y walang kapantay.
Gloria. Ano, umuwi na tayo. Gabi na. Di ka ba napapagod? Nakatulog kasi ako sa bahay kanina. Pagkatapos kong linisin yung kuntod ng asawa ko, nakalimutan kong gawin ang mga trabaho ko. May bukas pa. Ano ko ba naman? Nung nabubuhay pa yung amo mong si Luis, 100% na magsisilbi sa kanya. Aba, ngayon na mayapa na, huwag mong sabihin sa akin, 100% ko pa rin magtatrabaho. 3 taon pa lang si Luis, ako na ang nag-alaga. Nagbinata, nag-asawa, nagkasakit, namatay. At ako ang nasa tabi niya. Nauna pa siya sa akin. Daddy, trabaho ito. Paano kung bigla na lang sumulpot dito yung asawa ni Luis at si Santi na ko? Alin? Yung kuripot mong among yun? Aba, sobra-sobra ang pagtatrabaho ang ginagawa mo. Ang late-late ng sweldo yung binibigay sa'yo. Nag-iipon ako ng pera para mabili ko yung katabing puntod ng asawa ko. Para magkatami na kami donato sa hukay. Loka, malakas ka pa. Napakaaga pa para pagplanuhan mo, kamatayan mo, no? Lahat naman tayo doon patungo. Matanda na ako, dating. Kahit anong oras, handa na akong mamatay. Kaya na. Pero ako, huwag muna sana kunin ang ating Panginoon Diyos. Ayokong iwanan si Beauty. Nawalan direksyon ang buhay. Alam mo, yung bato ng tao, dalawa yan. Kahit na mawala ang isa dyan sa katawan natin, hindi pa rin tayo mamamatay. Epekto po ba yan sa katawan kapag tinanggal? Alam mo, darling, hindi kita bubulahin, ha? Meron. Kasi syempre, medyo manghihina tayo sa trabaho. Pero pagka malakas ang resistensya natin, naku, kayang-kaya niya yan, baliwala yun. Kaya lang, payong kapatid, pagkatapos ng operasyon, kumain kayo ng marami. Pagkatapos, huwag kayo masyadong magbubuhat ng mabigat. Kano po bang ibabayad sa amin? Mga 70,000. Kasi syempre, meron na rin ako doon. Eh, magkano naman po mapupunta sa'yo, Aling Lucinda? Naku, konti lang. Eh, meron naman kasi akong binabayarang contact din. Tsaka, magpipirmahan naman tayo ng kontrata. So, walang lokohan, di ba? Palayo ko, pare. Gold record ng album natin. Ang ganda ng pagkagawa ng MTV. Tayo bubad. Tapos ang lipong PF. Tax lang bayad na natin. Binibuild up tayo at binibigyan ng publisher ng Lucky Films. Kapag contractor ka ng malaking production company, tumataas ang value natin. Hindi tayo mukhang pipitsugin. Tumataas ang booking. 20,000 pare, sana net na. Huwag mo nang kunin yung 30%. Palagay mo sa akin. Ha? Hindi ko napatukan ang talent mo para kumuha ng 30%. Hindi ako pala subas, no? Sorry talaga, pare. Pero kulang ako ng 14,000 sa cash ko, eh. Problema mo na yan, pare. Ano? Tutuloy pa ba natin? Marami akong pwedeng ipalit sa'yo. Sorry talaga, pare. Hindi naman hulag. Buti na sigurado. Wala itong pilitan. Hello? Yes, sir. Anong room po? Para akong ito, sir.
Oh, sige po, sige po. Thank you po, sir. Thank you po. Kare, pasensya ka na kanina. Trabaho lang. Kaya, doktora, gusto ko na po sana siyang ilabas eh. Para ako mismo mag-aalaga sa kanya. I-asik ko sa inyo lang po ako. Bago mo muna siya ilabas, tumawag ka muna para mayanda ko ang release papers ni Angela. Sige po. Mailalabas din natin siya, anak. Kidnapper nito, pare. Panindigan na natin. Dukutin natin ang anak mo. Huwag na, pare. Bakit pinapasa? Masaya na ako nakikita ang anak ko. Ulo mo. Eh, si Jennifer, pare. Magbalikan na kasi kayo. Isinusuka ko niyan, pare. Pare. Inirefer ka sa akin ng dati mong kasamahan sa pulang. Stop pa lang kaso mo. Biniyara lang po ako, sir. Para aminin yung kaso. Tapos makakalaya rin daw ako. Pero nagtago na po yung abogado. Hindi niyo pa nga ako yung sponsor ang pangalina ako nakalaya. Salamat po ng marami. Wala nga naman. Pero may hingin akong pabor sa iyo. Bibigyan kita ng trabaho. Hindi basta hanap buhay. Masa trabaho, kahit ano gagawin ko, sir. Marunong ako bang umawak ng baril? Dati po akong security guard, sir. May nakikita akong potential sa'yo, pero wag mo akong bibiguin. Kasama ka na sa mga tao ko. Eto, tanggapin mo. Paunang bayad. May patutumba ako sa'yo. Niloko niya sa negosyong kliyente natin. Sir, ang trabaho na lang po. Ang sweldo. Ayaw ko na pong bumalik sa kulungan. Tanggapin mo na ang pera. Bibigyan din kita ng baril na magagamit mo. Hindi ako natutuwa sa mga tumatanggi sa akin. Tay, di pa ba tayo uuwi? Kaguluan yun. Ay, naku, ang violent ang date natin. May pinatay daw na Chekwa sa baba. Ayun, kakaloka sila. Huwag mo napansin yun yun. Ang importante, magkasama ka. Talaga? Alam mo, Topper, ito yung pinakamasayang dinner. Eh, masarap naman kasi yung pagkaan dito eh, kaya... Salamat nga pala sa blowout mo. Sure, ikaw pa. May iba nga pala ako. Anong nangyari sa school mo kanina? Yun. Medyo bad trip nga eh. Yung kaklase ko kasing may camera tsaka video cellphone. Ang yabang-yabang, grabe. Pasikat ba naman ang pasikat? Ay naku, Topper, huwag kang mag-alala. Kasi pag ako nanalo ng loto, ibibili rin kita ng mga ganyang cellphone na may magaganda pang camera. Kahit huwag na. Eh, okay naman sa akin yung magkasama tayo. Saya naman, di ba? Gusto mo ba talaga akong makasama? Peter. Oo. Natutuwa ako sa'yo. Kapag kasama kita,
Nakawala yung problema ko eh. Ikaw lang nakakapagpatawa sa akin. Gawin ba naman akong clown? Napakaganda mong clown. Talaga nakakainis ka. Baka mamaya maniwala akong maganda ako eh. Maganda ba talaga ako? Mas maganda ba ako sa mga klase mong babae? Iba ka sa kanila. Talaga? Pigilan mo ako, sasabunutan ko ang batang yan. Sinong sasabunutan mo ang anak mo? Hindi, yan topper na yan, ano? Amoy malansa. Ang lakas ng kutub ko na berde din ang dugo ng batang yan. Yeah. Ikaw talaga. Kung mo gusto ng anak mo, hinuhusgaan mo kaagad na bakla ang batang. Yeah. Mukhang masaya naman ang anak mo kay Topper. Masaya. Bakit? Ganyan din ba ang katiwiran mo nang iniwanan ka ng asawa mo? Hindi ba pinabayaan mo si Donato? Dahil mas masaya siya sa kanyang kabit. Bakit pati nakaraan ko, ha? Inungkat mo. Iba ang sitwasyon ko sa problema mo ngayon. Alam mo, Gloria, ha? Tangi si Beauty lang ang magandang alaala na iniwan sa akin ni Moises. At pinangako ko sa kanya na bibigyan ko ng magandang kinabukasan ng batang ito. Daddy, si Beauty pa rin ang magdidesisyon kung anong klaseng buhay ang gusto niya na gawin. Napasok po yan. O, may nalit. Ako mabigyan ng project ads. Walang mangyayari sa pagka star-star mo, yung mga pagtatrying hard mo sa showbiz. Walang mangyayari sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Dahil ikaw, hindi ka naman pwedeng mag-bold star. Dahil wala kang... Kahit na isang asset ko, wala ka naman na sa akin eh. Yan ang maganda mong sinabi. Binigyan mo ako ng idea. Hindi mo ba alam kung dami-dami yung mga starlet sumisikat dahil pwedeng kubadera? Sige na, thank you ah. Boy! Star! Mahalap ka ng makakasama mo para natapos agad ang trabaho ha. Pero ito, tandaan mo, ha? Kailangan malaman ko zodiac sign bago ko tanggapin. Ayoko sa Leo. Mayabang, mahilig maghari-harian. Ayoko rin sa Libra. Mainitin ang ulo. Sige po. Ayoko din yung mga taong pailalim kung tumingin. Yung bang mga hindi makatingin sa'yo ng diretso. Naku, yung mga taong ganyan. Ano po, kawahan Nina? Ng Diyos. Yan, nandun ang kinakapatid mo. Pasukin mo na sa kwarto. Sana tayo? Mga taong pailalim kung tumingin, ay ang mga yan, sasaksakin kanya ng patalikod. Tsaka marami mga bahong itinatago. Inaanak ko yung batang yan eh. Nakita mo kung lumakad? Umiikot ang puwet. Yan ang signos ng kalandian. Pero mabait naman siya. Mabait na bata yan. Alam mo, dati may umuupa dito eh, si Malung Bicolana. Zodiac sign Scorpio. Suspecha ko, usli ang maninong si Malung. Gandahan at tibayan ang paggawa ng bahay. Ang gusto ni Tonyo rito, condo sa squatter. Para maraming mainganyong umupa. O mamaya, pagkatapos, huhulaan kita ha.
Pre, naligaw ka. Bad trip sa bahay. Away kami ng bruha. Huwag mong pansinin yun. Tatanda ka lang. Ano mo talaga? Seremonya. Hindi nga. Ano ba yung pinapahid mo? Pampakinis ng balat. Pampaflawless. Alam mo, mga artista, inaalagaan ang katawan yan. May iniinom pa akong gutata. Baka gusto mong bumili. Wala nga akong racket eh. Saan ako kukuha ng pangbayad? Friend, mag-booster kaya ako. Tulungan mo naman ako makapasok dun sa hot girls, oh. Dapat dun may boobs. Bombshell! Baka ka namang nanay ko. Palagi na lang ako nilalayot. Teka. May kakilala akong gumagawa ng boobs. Magpapabotox nga ako dun eh. Kasi lumilito ko yung mga kuwit ko sa mukha, tsaka eye bags. Eh, saan nga ako kuha ng pangbayad? Pa-ex-deal tayo. Tipong guesting sa TV. Babanggitin natin yung pangalan niya. I would like to thank Dr. Kasipit for my skincare. Ano? Oh, sige. Basta siguraduhin mong palalakihin niya yung bumper ko. Ano maganda? Sigurado yun. Hoy, Tonyo. Baka nakakalimutan mo, ha? Friendship lang tayo. May nangyari sa akin dati, ha? Lungkot ko kasi. Yak! Alam mo, gago ka talaga eh, no? Mag-raspatuhan nga tayo. Ikaw na nga lang ito natitira kung totoong kaibigan eh. Tsaka ayaw ng baby mo, oh. Katingin sa atin. Masyado ka daw malibog. Sorry, friend. Mahal ang servisyo ko. Tingin ko, lugi naman ako kung SD lang. Maganda yung bata mo, baka naman pwede tirahin ko yun. Sure, Doc. Habang hindi pa sikat yan, tirahin mo na. Sige, isang oras lang to. Sige, Doc. Alam mo, gaga ka rin. Pwede kang magka-cancer sa ginagawa mo na yan. At kailan ka pa naging concerned? Ang plastic mo talaga, Mami. Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Hanggang dito, dala-dala ni Angela ang pagiging teacher. Mausay siyang magturo. For sure, mamimiss nila ang asawa mo. Sulat niyo nang maintindihan ko, ha? Pagkatapos niyan at pagkatapos niyo kumain, ibang subject naman ang gagawin natin. Ibang merienda rin ang ibibigay ko sa inyo. Talaga, Mom? Hi, kailangan na.
hinahanap niya yung pagtuturo. Okay lang. Basta may pinagkakabalaan siya. Alam mo, mahusay na teacher yan si Angela. Mahal na mga estudyante. Pinagmamalaki ko yan. Doon-doon, tumutulog sa pagsisigbi, Oo, hindi mo na siya pumasok. Tutulong mo na raw siya sa nanay niya. Parang suporta. Kalaunan, kanya-kanya ang tokat responsibilidad yung mga estudyante ni Angel. Kumbaga, tulungan lang. Sigurado ka, hindi ka muna magtitinda ng bulaklak ngayon. Walang pasok si Beauty. Kaya pinagbantay ko muna siya. Pagandahin mo ako. Teka, ano ba okasyon? Anibersaryo namin ng asawa ko. Alam mo, sa sobrang pagkaabala ko sa trabaho, minsan hindi ako nagpaganda para sa kanya. Ikaw naman. Kailan patay na yung asawa mo at saka ka pa magpapaganda? Masyado kasi posturyo kasi yung naging kerida ng asawa ko. Ay naku, lagi siyang mabango. Maraming pera si Etang. Nagpapautang yun sa palengke at binihisan niya ng husong aking asawa. Kaya naman nagparaya ka. Masakit, pero hindi ako marunong lumaban. Martir. Malas ko. Wala akong cash dito eh. Puro PDC yung binabayad sa akin. Naginaya ko mong parang discount. Kunat-kunat naman ito. Okay na yung sekretary. Ay, sorry, Tonyo. May meeting kasi si sir ngayon. Hindi niya kayo makakarap. Ah, ganun? Inday, nakuha ba niya yung litrato ko? Yung kita niya yung... siguro pinalalagay niya na sa file. Ha? Pinalagay lang sa file? Diretsahin mo na kami, Inday. Reject ba ako? Tatawagan na lang doon tayo. Ha? Sige. Magsabi yung boss. Thank you, ha? Ah, sige pa. Friend, sorry. Kasusuko, ha? Sorry, sorry ka dyan. Okay lang yun. Sanay na ako na-reject. Hindi ako susuko. Susuko. Teka, may kilala akong may-ari ng club. Doon tayo dumiretso. Huwag ka lang taping. Huwag ka lang. Gago ka ba? Eh, buo sa'yo na-applyan ko, no? Hindi naman GRO. Talaga? Kago to, ah! Hoy! OPM ka, ano, ha? Taka naman! Ikaw yun! Ikaw yun! Ay! Pare, awagin mo naman yan! Ay! Hindi talaga! Ay, nako! Ikaw yun! Isip ka! Gusto! Gusto! Ay, huwag mo kong pigilan! Ano ba lang mukha mo? Bakit nating ko sa... Ay, huwag mo! Hindi! Eto. You're going to wala ka diyan. Binibenta ka ng buhay ng lola mo. Joke. Okay. Sorry. Please excuse me for that. Kuya, yes. Sabi naman sa nanay ko mauna na ako kasi may shooting ako eh. I understand. Yes, wala, of course. Wala akong dato. Yes, anything. Pwede mo naman akong pautangin. Anything, kahit anything. Kahit isang daan, no? Please. Of course.
problem. Eh, 80 na to pera ko eh. Ha? Huh? Ato, sure? Ato sa kanto. Millions ko eh. Yes, I need it. Salamat so na lang. Not me, I mean not me, but the donors. The kidney donors. Pag kinuha ng isang yes. bato, hindi ka na makakabuhat niyan. Joke lang. Babu! Okay. Sa akin. Para mabigyan ka ng magandang role. Hello? Mag-OPM ba? Alam mo, kumikita sa catering yung PM ko. Dahil sa akin, nagkakapera siya under the table. Kaya dapat tulungan kami, di ba? Sige na nga, fine. Pambihira ka naman, no? May isang salita ako, no? Kung ayaw mo, wag mo. Wala ako sa mood, no? Mapapagod din sa mga katulad mo. Na nga. Oo. Sabaw. Alam mo, kahit nakamaskara ka, importante papel mo. Eh, best friend ka ng bida. Matatandaan ng mga batang manonood yung karakter mong si Tigra. Ano? Palagi nga nasa eksena. Eh, hindi naman kita yung mukha ko. Eh, pantaserye yan eh. Sa palagay ko, magiging tao ka sa wakas. Aya mo. Kakausapin ko yung scriptwriter para gawing tao karakter mo. Eh, pagka nandito nga sila, todo silbi ako eh. Tutulungan talaga kita. Uwi mo na lang. Puro kasalita eh. Mamaya, simple tayo yan sa tabi-tabi. Ma'am! Ma'am, kamusta po kayo? Patanggapin niyo ako ulit. Class, ba't nandito kayo sa labas? May quiz tayo ngayon. Pumasok kayo doon sa loob ng kwarto. Wala ka na raw, eksena. Simple na tayo dito. Kinausap ko na yung magbabantay sa akin. Dito. Dito tayo mag-aano. Eh, baka mag-amig dinuguan tayo, mama niya. Thank you.
second chance because you are judging me, okay? Mrs. San Pedro, please leave. Huwag kang mag-iskandalo rito at hindi ka namin papatulan. Gusto niyo kasi palabasin na nasira ang ulo ko, kaya ayaw niyo akong patulan. Pero ma'am, oh, magaling na ho ako, magaling na ho ako. Masira pa nga ulo niyo sa akin eh, okay? Angela, we don't want to embarrass you. Nakakaawa ka, umalis ka na. Hindi awa ang kailangan ko, pangunawa! Ma'am, pangunawa ang kailangan ko. Let's have a discussion. Let's all have a discussion, ha? Sabihin niyo sa akin, tell me! Sabihin niyo sa akin kung ano ang mga criterias ng mahusay na teacher, okay? My dear principal, my co-workers, my beloved students, come on, tell me. Let's all have a discussion! Ano ba? Come on, speak up! Sabihin niyo sa akin kung anong mali. Sabihin niyo sa akin. Pasensya na po kayo, ha? Halika na, nanay. Hinihintay ka na po ng mga estudyante niyo sa bahay. Huwag kang humingi ng pasensya sa kanila. Huwag kang magpaliwanag sa kanila. Hindi naman ako makikipag-away. Magpapaliwanag lang ako sa kanila. Class, you listen to me. Mahal na mahal ko kayo. Pasensya na kayo. Nagipit lang kasi ako noon eh. Nagipit ako kaya ako nagastos yung pera niyo. Pero patawarin niyo na ako. Sinuli ko naman. Di ba sinuli ko naman sa inyo? Sinuli ko naman sa inyo yung pera. Pero, di ba, alam nyo, kasi nagkautang-utang ho kami. Nagkautang-utang ako, tsaka yung asawa ko, nakulong. Nakulong yung asawa ko. Tapos, hindi ko naman ho sinasadya magkasakit. Patawarin nyo na ako. Balik nyo na ho ako. Sige na, balik nyo na ho ako bilang ma'am, magaling na ako. Maawa naman kayo. Ma'am, sige na, balik nyo na ako. Sinuli ko naman ho sa kanila. Nagkautang-utang lang ho. Tsaka alam, ma'am, kasi ho, nakulong ho kasi yung asawa ko eh. Pasensya na ho kayo. Hindi ko sinasadya. Magkasakit ako. Oh, okay. Okay, class? Okay, okay na kayo? Ha? Bakit mo ko ulit ikukulong sa bahay? Sila ang may diprensya! Hindi ko gustong gawin ito. Pero mas lalong ayokong ibalik ka sa... Sa mental? Buti pa nga dun eh. Pinaniniwalaan nila ako. Ginagalang nila ang asawa mo doon. Ano mo sabi nila? Sabi nila mahusay siyang guro. Ang galing daw siya magturo. Kaso lang, lahi daw sila ng mga baliw. Alam mo, buti na lang di ako nagmakalipo. Yakap na ako sa gabi. Loka! Tingnan mo na ito. Huwag ka siya. Huwag ka masyadong papaniwala dyan sa lalaki niya, no? Sama ang vibes ko dyan. Pero ako mayroon birthday gift para sa'yo. Talaga po? Hmm. Close your eyes. Eyes? Tagal naman. Hmm. Wow, ang ganda naman ito, Naitay! Kaya lang makatamaan ako ng kidlat dito. Hmm, loka. Oh, ayan. You like it? Hmm. Alam mo, kahit na anong gipit natin, oh, ni Misan, hindi ko naisip na isang layan o kaya ibenta. Dahil, mahal ko ang tatay mo. Eh, baka naman po kayo rin ang bumili nito para iligalo sa inyo ni tatay. Hmm, hindi ako ilusyonada, no? Birthday gift yan ng daddy mo sa akin. See? Salamat po, Naitay. Happy birthday. Salamat po. Mwah!
for you. Happy birthday. Nakakaya naman. Eh, yung regalo ko sa'yo, inuutang ko pa eh. Eh, kung di mo pa ako pinautang eh, di hindi kita mabibigyan ng regalo. Saan mo na sige? Saan ko na ah. Salamat ah. Uy! Wah. Ang ganda, grabe! Salamat ah! Happy birthday! Wow! Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo ah. Kung regaluhan mo ko, kung hindi cellphone, kwintas, isa ka ba kumuha ng pera? Alam mo kasi, Tope, madiskarte ako at mabilidad. Saka isa pa, kakaswerte ko lang ng follow-up. Swerte ko naman sa'yo. Alam mo, siguro kung naging babae ka lang, siguro ginawa na kitang girlfriend. Sige na nga, kunyari, girlfriend na kita. Tope, gusto ko totoo. Ayoko ng kunwari. Kulit na ito. Uy, sige na. Samahan mo kay Dr. Kasipit. Papabago ko ng mukha. Sasali ako dun sa Starlet No More Contest. Taon-taon, nag-audition ko ron. Hindi ka naman nakukuha. Kaya nga ako sobrang papapalit ng mukha para hindi nila ako mamukaan. Feeling ko, saswertihin na ako eh. Ano, sumama na ako. Dumaretso ka na lang. Matagal na akong hindi nagpupunta sa clinic, Dr. Kasipit eh. Ang libog ng hayop na yun eh. Bangag ako sa anesthesia, pero damagdam ako yung pinagkagawa niya sa akin. Shhh! Ano ka ba? Nasimbahan tayo. Sige na. Magdarasal pa ako. Para swerte na buhay ko mamaya. At saka, may sakit ang anak ko. Text sa akin yung kaibigan namin ng ex ko. Si Lord ang bahala kay Princess. Plastic natin kay Lord, no? Simba tayo ng simba, pero puro kahala yan yung ginagawa natin. Kuya, bakit sarado? Wala na bang klinika sa Dr. Kasipit? Wala na. Na-raid ang FBI. Peke yung doktor pala eh. Ha? Ayoko na pare. Nagbago ng isip ko. Tatanggapin ko na lang siguro yung offer sa akin na mag-Japan. Last week, magka-back out ka. Huwag ka mo inviting. Bakit? Tumanggap na ba ako ng down? Di ka mapakali, no? Siguro, tumanggap ka na ng down. Umungiwaan dito. Ibubulog sa press ang pagpapabuki mo. Tarantado ka pala eh. Bago mo ako i-bulgar, i-bulgar mo muna yung sarili mo. Style mo, bulok. Kalahati ang pinapatong mo sa mga binubuking mo eh. Sila nagpapayari. Tapos, pareho lang kayo na kinikita? Kung ano yung napag-usapan, yun yung ibabayad ko. Hindi ako namimilit. Diskarte ko yun. Okay, fine. Bugaw. Sir, pasensya na po kayo. Tinawa lang po yung ibang kasamahan ko kung makakapaghintay pa kayo. Isorry ko lang po itong ibinadyo sa akin. Magubad ka. Sir, graduate na po ko dyan eh. Pasensya na po kayo talaga. Nagpapataas ka ba ng presyo?
Balitang balita naman ang ginagawa mo to eh. Bad na. Bad na. Pareho tayong malas, friend. Sarado na ang klinika ni Kasipit. Kawawa ka naman, friend. Huwag kang maawa sa akin. Hindi yung papaawa. Ito na siguro yung karma ko. Pera ka naman. Kaya okay lang yan. Dapat nga, may kotse ka na eh. Ewan ko ba? Basta galing sa masama. Mabilis lumabas yung pera. Kaya ang ginagawa ko na lang sa mabuti ko ginagamit. Di ka na ba nagbubok ng sarili mo? Nagsawa na rin ako. Ayokong iniindihan ako. Kaya bago ako i-reject o sabihin matanda, ako na mismo umaayaw para hindi masakit dito. Nagsimula ako sa 300 pesos. Diyan sa isitan. Lahat yata ng bading sa buong Maynila, natikman ako. Kung kailan ako gumradit sa pagko-callboy, dun pa ako nakimbas. Hinding-hindi na talaga. Kahit tawasin pa ako. Dahil ito na lang ang parte ng katawan ko na hindi gasgas. Pero na-disgrasya pa. Pero nung may nangyari sa atin, ikaw ang unang babaeng nakaseks ko. Ulul! Yan. Ang bading ka kasi. Kung dapat yun, hindi na mauulit yun. Hindi naman kasi tayo dapat talon. Best friend lang. Mukha simple. Ginawa mo lang ang parausan. Bakit yun? Ang yabang! Nilait pa ako bago ko tirahin. Isang linggo kong nakadapang matulog nito. Ang kalidad ng edukasyon! Taas! Bert! Bert, hindi na dumating ka na. Yung asahan mo nagwawala eh. Ha? Lahat ang ganun.
damit. Hindi ko alam gagawin ko eh. Kailan pa ako tumatawag? Sinasabi nila kailangan ng itaas ang sweldo ng mga teachers. Kailangan na nila ako ibalik sa pagtuturo. Kailangan natin edukasyon. Yan ang importante ngayon. Ngayon, kailangan natin magkubad lahat para malaman nila kung ano to. Ano ba? Sandali lang. Nag-rally pa ako. Ano ka ba? Isa to, Mission. Sandali. Kailangan magkubad ako para mabuksan ang pag-iisip nila. Kailangan buksan natin ang pag-iisip nila. Sandali lang. Ang haba ng hair mo. Hindi ako masyado, no? Ano na yun mo? Christopher po. Po? Ako ah? Bata pa ako at... May asin po. Bata, ilang taong dyan nga ba, Lola? Baka naman kaedad mo na kasi ang tay-tay ko. Gala! Maldi ang baldi! Eh, what? Huwag mong isabihin si Mama Inis. Boyfriend niya yung Star of Tomorrow winner. Katukboy kasi. Eh, baka naman kasi datong era ang lola mo. Well, mga bading, ang masasabi ko lang, pwede ako bumili ng beer at hindi ako denial queen. Pensionado si Mama. Pinadadalhan siya ng maraming pera ng kanyang Canadian boyfriend. Ay, talaga? Hindi halata sa itsura niya, malayo. Bakla, nakakarami ka na. Baka mamaya, upakan ka na ni Mama Aisa. Waray yon. Walang kinakatakutan yon. Sa ipis lang takot yon. Talaga? Yeah. Takot pala siya sa mga kalahi niya. Pag dumalaw po tayo kay Nanay, dalhin po natin to sa kanya para may magamit siya sa pagtuturo ng mga kasama niya. Anak, pasensya ka na sa pinagdadaanan mo sa buhay natin. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Magkakasama-sama rin tayo ng nanay mo. Pangako ko yan. Huwag na po kayo mangako. Di naman po ako umaasa. Wala ka bang tiwala sa tatay mo? Hindi naman po sa ganun. Ayoko lang po magtampo kung hindi natupad ang pangako nyo. Asan na yung kwintas na binigay ko sa'yo? Tinago ko po, baka po kasi mga snatch eh. Siguraduhin mong tinago mo ha. Pag yan nakita kong suit-suit ni Topper, hahablutin ko yan. Puro na lang kayo, Topper. Bait-bait ng tao, lagi kayo nagagalit. O ano? Nakausap na? Oo, pumayag na. Hulugan ko yung serbisyo. Buhay pa ako. Tapos, pati na rin yung puntod sa tabi ng asawa ko. Uhulugan ko na rin. May konti na nga ako naipon. Oo. Ako nang bahala sa bulaklak mo. Pinangabuli ko para sa'yo. At awagin ako nung matarik ng jowa, si Beauty ba? Eh, parang kaibigan ko lang yun eh. Tsaka, parang kapatid lang yung turing ko sa kanya. Ganon? Magkano? Mas importante ka sa pera. Alam mo, parang iba na yung nararamdaman ko sa'yo eh. Alam nyo, ang init sa parlor niyo, no? Mainit lang ka? Sobra. Butsuhara! Pumasok ako niyo! May kabod-kabod-butsuhara!
natin yung mga bituin sa langit. Hindi mo makaabot dyan. Ano ba? Superwoman? Hoy, bituin! Tukayo mo ako. Estrella yung pangalan ko. Hoy! Bakit hindi mo ako pinapansin, ha? Magsalita ka nga! Alam mo, ayaw nang bituin makulit. Ha? Hindi na trip yung inaabot sila. Maganda! Sumayaw na lang tayo. Magpapansin tayo. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Hindi mo mamatay. Mama, pag-ibig ko sa'yo ay walang kapantay. Buhay na buhay. Hindi mo mamatay. Pagod na ako, friend. Pagod na akong abutin si Tukayo. Sumusuko ka na? Pagod lang ako. Pagod na ano gayahin mo ako? Hindi ako marunong mapagod. Lahat ginagawa ko. Nag-artista, nagko-callboy, nagbubugaw, all around. Sabihin mo, matanda ka na, kaya lahat ginagawa mo. Tiyo mo, friend, yung buhok mo manipis na, oh. Sa showbiz, pag 25 anyos ko na, lolo ka na. Tanda ka na. Baka kahit baklang sutso dito sa kalye sa hangdaan, hindi ka napatulan. Gurang! Tarantado ka pala, eh. Akala ko ba magkakampi tayo? Ikaw ba nilahit ko? Bakit ikaw? Gas-gas din. Pero extra ka pa rin. Pinapakausap pa sa akin ni na boss. I-re-repackage kasi ang Wild Boys. Lahat ng 25 years old, hindi na muna isasama sa grupo. Bibigyan ka na lang daw ng ibang project. Nawanaan niyo lang ako eh. Kakalas talaga ako sa grupo. Wala naman nangyari sa karir namin eh. Hubad lang kami ng hubad sa promo. May kinikita ba kami? Wala! Naging parte ka ng grupo. Huwag kang ganyan. Yang si boss? Puro pangako yan. Pero napapako. Kapag hindi na kailangan ng talent nila, basura na. Ang gusto kasi nila, new faces, fresh. Yung hindi ina-expect ng tao na maghuhubad. Huwag kang maingay. Marami talaga sa inyo ang tatanggalin. Eh, di tanggalin nila. Di naman namin siya kailangan. Sayang ang hirap mo sa grupo, Tonyo. Original member ka kasi. Ba't ka tinanggal na ganun lang? Naku, ako na next. Dinaya ko lang kasi edad ko eh. Correction. Hindi ako tinanggal sa grupo. Ako mismo umalis. Kaya kung ako sa inyo, kapag hindi na kayo masaya, umalis na rin kayo. You know, I'm not any longer getting print ads, commercials, because of my sexy image. Di nga rin naman uso bold films ngayon eh. Buti nga may sex video tayo eh. Uso ngayon digital films, pinapupunta sa abroad, tapos binabarat. Mas mabuti pa, pumunta na lang tayo ng Japan, mag-gusto tayo doon.
Mahirap mag-Japan ngayon, mga pare. Dahil nag-ipit na sila. Buti nga may mga racket tayo eh. Basta text-text tayo. Akong bahala sa inyo. Cheers! 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 Cheers. Cheers. Let's move on, Tonyo. Tigilan mo ng pagsunod-sunod sa anak ko. Anak natin. Sorry, pero you have to accept the fact na hindi na tayo para sa isa't isa. Ah, meron na akong boyfriend. Ikakasal na kami. Sa Amerika na rin kami maninirahan after our wedding. Tanggap ko yun. Nawala nga tayo. Pero si Princess, hindi mo pwedeng aliw sa akin ang anak ko. What can I do? Kahit kailan hindi ka matatanggap ng pamilya ko. Kung may isip lang si Princess, papaitindi ko sa kanya na hindi lang ako masamang tao dito sa mundo. Alam ko, tatanggap niya ako. Tigilan mo na nga yung drama ngayon, ang baduy-baduy mo. Sige lang, insultuin mo pa ako. Kilala mo ako, Jennifer. Hindi ako marunong sumuko. Pa-award? Anako, good luck. Tatay. Kasama ang nanay mo. Basta sa malayo. Doon wala makakakilala sa atin. Hindi ka ba naniniwala sa tatay mo? Nagdadrama ka na naman kasi. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Baka naman nagpapabaya ka. Iniipon ko na yung pang-aaral mo hanggang college. Ayos lang, Tay. Lagi akong leader. Pagbuti mo yung pag-aaral mo. Nga pala, ano ba pangarap mo? Gusto mo malaman? Siyempre. Para mapagandaan ni Tata yung kursong kukunin mo. Gusto ko, paglaki ko, maging presidente ng Pilipinas. Bakit tumatawa ka? Hindi ako nagbibiro. Hindi ka bilib sa akin, oh. Bilib na bilib. Kasi tatay ako ng presidente ng Pilipinas. Sana buhay pa si tatay. Pagpangulo na ng bansa ang anak ko. Baka ikaw magpayaman ng Pilipinas.
mo yung gamot ng mama mo. Sige, sige. Dali lang, ah. Kunin ko lang. Relax ka lang dyan, ah. Dali lang, ah. Pinabibigay ko. Thank you, boy. Kanino kayo galing ito? Ay, buksan mo na habang wala si Topper. Oo, mama. Sige. Ano kaya ito? That's exciting! Ano kaya ito? Saan yung kwintas na binigay ko sa'yo? Tinago ko lang po. Tinago? Hindi. Ilabas mo. Gusto kong makita. Mayroon na po na ito eh. Ilabas mo. Ha? Ilabas mo. Ako pa lulukoy mo? Ay, tayo. Sinungarin ka? Ha? Ha? Binigay mo sa lalaki mo, no? Ha? Hindi po. Anong hindi po? Hindi po. Wala na naman po si Topper eh. Ha? Wala na. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Ha? Maluluko mo. Alam mo naman mahalaga sa akin yung kwintas na yun. Ha? Hindi ba alam? Kaya nasaktan po ako sa ito eh. Sige. Nasaktan po ako. Lumayas ka. Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka. Mano po. Lumayas ka. Ayoko. Ayoko. Mano po. Lumayas ka. Mano. Hindi mo binabalik ang kwintas. Baka makabalik-balik din sa akin. Lumayas ka sa akin. Lumayas ka. Lumayas ka! Lumayas ka! Nalintok mo lang niya ako. Landi-landi ako. Didimanda ka namin pag may nangyari masama sa kapatid ko! Manluloko, galing! Ikaw ang manluloko, tarantado, gago! Impacta ka! Kayong lumapit sa akin, hindi ako lumapit sa inyo! Ngayon, palibasa, nakuha niyo na ang gusto ninyo sa akin, kayo naman ang pumuputak dahil wala na kayong mga pera. Blah, buti nga sa inyo. Layas! Hindi kami aalis dito! Ikaw ang demonyo, galing! Ayop ka, manluloko ka! Impacta ka! Check! Check! Doktora, ayoko ng paligoy-ligoy pa. Tapatin niyo nga ako. May TB ba ako? Hindi TB, Mrs. Cancer sa lungs. Pero you can ask a second opinion. Kailan ako mamamatay? Stage 2 na po, Mrs. Just lang pang nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw po, may milagrong nagaganap. Doc, mayosi ka ba? Alam mo ako, kung akala mo eh, maglulupas sa'yo ako at mag-iiyak ako dyan, nagkakamali ka. Alam mo, tong nanay mo, masamang damo to kaya hindi ako mamamatay. Alam ko, marami yung mga kaaway ko na matutuwa dyan, pero... Dahil hindi ako mamamatay, sakit lang to, kayang-kaya ko to. Ako pa, umiyak man ang langit, pero ako, hindi ako magdadrama. Lola, salamat po pala dun sa kumot na binigay niyo. Malamig po pala rito pag gabi. Lalambot din ang nighttime mo. Kilala ko yan, si Daddy. Pusong mamon din yun eh. Lalo na pagdating sa'yo, beauty.
Nagsisisi na po ako, Lola Gloria. Mahanap lang naman po ako ng tiyempo. Babawihin ko din sa kanya yung kwintas na yun. Lola, may bariya po ba kayo dyan? Nagpapaload po kasi ako. Itetext po kay Topper kasi nakikipagkita po siya. Baka mamaya ay magpauto ka na naman doon. Lola, sa ginawa niya po sa akin, hindi na po siguro. Siguruhin mo ha, Beauty. Marami pang magagandang bagay na maaaring mangyari para sa'yo, ha? Ba talaga yung character ko? Bakit? Ayaw mo? Nakakalungkot po kasi na mamamatay na yung character ko. Hindi man lang nakita yung mukha ko. So? Baka pwede pong mag-suggest. Ano yung suggestion mo? Direk, baka pwede. Balik niya yung character ko. Tapos pagbalik ko, kita na ang face ko. Ako, Direk, maganda talaga yun. Kakatuwa ka naman. Alam mo, sa palagay ko, may pangarap ka maging scriptwriter. Buti pa gawin mo na lang, mag-rest ka na lang muna. Kasi mamaya ang eksena mo, ay lulunurin ka na. Sige na! Hoy Star, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sinasamaan ako ng katawan eh. Alam mo, tumataba ka. Buntis ka ba? Sige ah. Antonio, mami ako nagmana ng pihing bato. Buntis ako. Ano? Sinabi ko, buntis ako. Huwag mo tayo sini ama, mapagtawalan mo lang ako. Goodbye ka na sa pangarap mo niyan. Puta-puta ako, pero hindi ko kaya pumatay ng baby. Alam mo, pagkapanganak ko, maghahanap na ako naman ito ng trabaho. Alam ko na. Pag maganda yung baby ko, pag-showbizin ko rin siya. Isipin mo, friend, ha? Stage mother ako pagdating. Sir, gusto ko na magbagong buhay. Pinapatay na po ako ng konsensya ko. Mahal ko ang pamilya ko. Gusto ko magbagong buhay kasama sila.
walang nakalalabas ng buhay sa grupo ko. Parang awa niyo na ako, sir. Hindi po ako magsasalta tungkol sa inyo. Magpapakalayo-layo po ako, sir. Salamat po, sir. Sa loob ng 24 oras, itumba niyo yan. Na-stroke nga pala si Mama Isa. Pero okay na rin siya. Makaka-recover na rin siya. Hindi ko siya kinakamusta. At wala akong pakialam. Kahit mamatay pa siya. Beauty, sana naman patawarin mo na ako. Hindi ko naman talaga gusto saktan ka eh. Sinadya ako talagang hindi magpakita sa'yo kaya nagpalit ako ng SIM. Dahil minakita kang matandang isda. Kala ko ang linis mo. Callboy. Ayoko naman kasing gamitin ka eh. Broken family ako, Beauty. Pinabayaan ako ng parents ko, pareho sila nasa abroad ngayon. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta eh. Go to hell. Sana naman, intindihin mo ako. Sana naman maging magkaibigan pa rin tayo. Kaibigan putik siguro. Pwede. May hindi ka pa pala alam tungkol sa akin. Sa'yo lang ako aamin na bakla ako. Hindi obvious, di ba? Pamin ako para lang mabuhay. Kung gusto mo akong tikman, halika, mag-check-in tayo. Paliligayan kita para lang makabawi ako sa'yo. Hindi ako lesbian na to, pero... At isa pa, kung gusto mo makalimutan ang mga ginawa mo sa akin, soli mo kwintas ko. Ha? Pero remembrance mo to sa akin eh. Pwes, iba ko muna ako sa limot. Bukas mo nang gawin yung blackboard ng nanay mo. Anong ginagawa mo sa puntod ng asawa ko? Bumabaha rito. Ayokong miserable ang puntod ng asawa ko. Asawa? Para yatang nabibingi ako. Edukada akong babae. Hindi ako pumapatol sa di ko kauri. Sige, tuloy niyo yan. Kung ikaw kayang ililibing ko ng buhay, magsawa ka sa kapatalak mo, hindi kita papatulan. Patay na si Donato. Huwag na natin siyang pag-agawan. Patay na nga ang asawa ko, pero hanggang ngayon, inaagaw mo pa rin siya sa akin. Walang niya ang kamay. Ang dami mong drama! Ulianin ka na ba? 30 taon itong niminsan hindi kita hinaway. Subukan mo na kunin ang bangkay ng asawa ko. Subukan mo! At kung magkakasubukan tayo, umuwi sa akin ang asawa ko, nagsisi na matay sa tabi ko. Kaya utang ng loob, ano? Iwanan mo na kami! Iwan mo 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 kami! Arigaldo. Meron akong mga kaibigan na pulis. Gusto mo humingi tayong tulong. Huwag na, pare. Delikado. Hindi ako pwede magtiwala kahit kanino ngayon. Padadala na lang kita ng pera.
ng disenteng libing ang anak ko. Si Angela. Huwag mo siya pababayaan. Nandito na yung bangkay ni Dondo. Hindi man lang ba titignan yung anak mo? Sabi ni Popoy, naikama ka na raw niya. At saka ang ingay mo raw sa sex, ang bastos. Susunod, oh. Star, pumila ka. Walang palakasan dito. Tarantado ka. Ano ba problema mo? Ano problema ko? Ito ang problema ko! Pinabastos dito, ha? Ha? Anong gumagawa sa akin yan, ha? Palaban ba yan? Sobra. Ikaw, ayaw mo mag-sideline? Pass na ako dyan. Ano to? Set up! Tinatanga-tanga mo dyan. Nakita mo na may nagpaparings. Soli ko na po yung quintas. Niregalo ko yan sa iyo. Ang sabi ko lang, huwag mong binibigay kung kanina-kanina ni Rhodes. Paramis po na itay. Tingnan mo ang katawan mo. Nangayayat ka. Kumain ka na ba? Sige na, suot mo yan. Sige.
dati, wala akong pakialam kahit magkagutay-gutay pang... Yan. Kahit di man ako gumanti sa kanya, marami na rin humahanting sa ugok na yan, no? Hindi ko siya pag-aaksaya ng oras, lintik siya. Oo, sige. O sige, ate. Salamat sa balita. O sige. Salamat. O, babu na, babu. Pag-withdraw yung mga pera natin sa bangko. Mga slavery ang kaso. Ubus savings natin, ma. Okay lang yun. Ang importante, makalabas ka sa lugar na to. Pinagpipiestahan ka na sa mga dyaryo. Sikat na sikat pala ako, ma. Iingay ang karir ko. Ahabuin ako mga dati kong producer. Ikaw naman eh. Nagagawa mo po magbiro. Ma, ikaw umiyak dyan. Baka sabihin, nag-shooting tayo dito. Nakawa lang ako sa'yo kasi ang bait-bait mo. Salamat sa pagtaguyod mo sa akin. Ano, kahit kung minsan pasaway ako. Sus, ma, sino ba bang aalagahan ko? Ang tatay ko. Hindi ka naman sigurado kung sino. Ma, hindi ba nanghuhula ka? Kahit yung nawalaan kung sino talagang tatay ko. Sana nawalaan mo sa Baramon na masaset up kami para hindi na ako umalis ng gabing yan. Ma, ang baby ko, lalo nilang ilalayo sa akin. Ma, diyan ka lang. Mga taga Channel 8. Ha? Saan? Saan? Papa-interview na ako. Ako? Ang mature mo, anak. Wow, anak! Ang tataas ng grades mo! Ako, Naitay, huwag po kayong mag-alala at pagdating ka po ng college, lalo pa po yung pagbubutihan para makuha po ang scholarship. Talaga bang cosmetology ang buhay mo, anak? Alam mo, ngayon pala ang pag-iipunan mo na yan para makapagpatayo ka ng sarili ng pangro. Naitay, alam niyo po, biology po at hindi cosmetology. Pre-med po yun. Gusto ko po mag-doktor para po sa inyo. Kahit na beautician pa, okay na sa akin. Basta huwag ka lang pasawal. Naitay, alam niyo po, kung pampaaral ko lang po ang problema niyo, mag-working student po ako. At saka gusto ko rin naman pong pagmalaki niyo ako. Ngayon pa lamang, pinagpapalaki na kita na. Kinulit lang ako ni Jake to meet you eh. I still have my conscience. After this talk, Tonyo, please let us go. Don't bother us anymore. Baby. Sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Sana paglaki mo, kita tayo ulit. Para makahingi ako sa'yo na sorry. Sorry.
Gusto ko magpamisa. Ngayon mo lang ako niyayang mamasyal, ah. Meron sana akong gustong sabihin sa inyo. Dito pa sa eskolta. Bakit? Para ba tayo nagpa-flashback? Gusto na dati ninyong mga pinupuntahan ng tatay mo? Pinagmamasdan ko lang ang eskolta. Wala na ang showbiz dito. Tagal nang wala. Mga alaala na lang ang tulad ni daddy na iwan dito. Uy, ako nga pala. Saan ba nag-i-standby yung mga stuntman tsaka yung mga direktor para makahanap ng mga producer? Dati sa Tropical, dun sa Panay. Kaya lang, alam ko, pinagbawalan na sila dun eh. Kaya yun, saan-saan na lang sila. Wala na kasing ganong trabaho ngayon. Teka, ano nga ba yung gusto mo sabihin sa akin? Oh, ang yosi ko. Pwede ba, Mami? Huwag ka nga magsigarilyo kahit ngayon lang. Concerned? Parang naman ako na-touch. Baka naman lagnatin ako niya na. Tagal na akong concerned, pinipigilan ko lang. Naku, pwede ba? Tumigil ka nga ng ganyan dahil hindi uso sa atin ng drama. Baka mamaya maiyak pa ako sa'yo. Nahihilingin sana ako sa inyo. Alam mo? Okay pala itong ganito, ano? Inag-uusap tayo na may damdamin. Yung hindi tayo naglalaitan. Ano ba to? Tungkol ba ito sa nalaglag mong baby? Hindi na maulit ang kagagahang yun. Mami, gusto ko sana lumayo muna. Ayoko sanang iwan ka, pero kailangan eh. Para magbago naman yung takbo ng buhay ko. Sa kapag? Doon, sa probinsya. Ewan ko kahit saan. Basta kailangan mag-isa muna ako. Para naman makalimutan ko lahat ng nangyari sa akin. Paano yung pag-artista mo? Tanggap ko na. Hindi para sa akin ang showbiz. May pera ka ba? 30 pesos. Sige. Ipapauna na lang kita. Pwede kaya? Akala ko sisikat na ako sa skandalong nangyari sa akin. Lalo pa ako nalait. Parang pinangdirihan. Dupit talaga na showbiz. Hindi. Balik po ko yung business ka na. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Pero ayaw ko magutom kami ni Mama. At si Princess. Sige, oh. Good luck na lang. Sige na. Babay na. Baka... baka isipin na lang magkasama pa tayo dito. Paano ka? Si
magsimula ako muli. Dating ko sa probinsya, ibahin ko yung screen name ko. Ibang tao na ako. Kaya huwag ka na mag-alala. Siguraduhin ko na masaya naman ako pagdating doon. Bawal ang yakapan. Tsaka bawal din ang malungkot, ha. Sige, Tonya. Bubo na. Saan ako? Bibigay ko, pero huwag nyo lang ako saktan. Pare, salamat ha. Pasensya na ulit. Sayang tignan. Dading. Huwag kang iyak sa burol ko, ha? Peka, ang damit pang kasal, masamang sinusukat. Pero ang damit na pang burol, teka, Gloria, haba pang buhay mo. Ang importante, nabayaran ko na yung serbisyo ko. At pati na rin yung katabing puntod ng asawa ko. Hindi na kami magkakahiwalay ni Donato. Eh, paano pag namatay ka at ipahukay ni Etang ang libingan ni Donato na asawa mo? Babangon ako sa hukay. Mumultuhin ko siya gabi-gabi. Wala ka talagang kakupas-kupas, Lucinda. Basta pera ang pinag-uusapan. May sakit ka, pero parang lalo ka pang lumalakas. Itong mga taong katulad ko, lalong humahaba ang buhay. Di ka ba nakukonsensya? Ako kasi minsan, binabangungot. Alam mo, Sarge, katulad ng pera, ang konsensya ba, Sarge? Madadala ba natin yung sa kabilang buhay? Sa akin, sabi mo, nasa tabi-tabi ka lang. Nahulaan ko na dito kita makikita. Paborito mo talaga itong lugar na to mula pa nung bata ka. Saan ka ba galing, anak? Balik sa Pag-all Boy. Ma, maglilingin pa ba ako sa inyo? Ang iningat-ingatan kong po. Gamit na gamit na. Mahala mo, hindi na akong sasaktan pag ginagamit. Wala na akong nararamdaman.
din tayo, anak. Baka na. Magtitigan, hindi magsasawa, hindi man lalata, kahit na magdamag kulang pa rin, pagkat ang ganda mo ay vitamin sa akin. Hindi kita pagsasawaan, huwag mo akong pigilan. Buhay na buhay, hindi mamamatay, pag-ibig ko sa'yo ay walang nakapantay. Buhay na buhay, saksakan ang tibay, pagmamahal ko sa iyo'y walang kapantay. Bakit hindi maiwasan? Ano bang inaasahan pagdating natin doon sa sangang daan? Mayroon bang hinihintay? Ako ba ay may kasabay? Kahapon ba'y matatakasan? May bukas pang naghihintay.